Delia nga pala ng Iloilo. Medyo mga isang taon na rin po ninyo akong tagapakinig. Magkasama kami ng asawa ko palagi na nakikinig dito habang nagpapaantok. Bilang taga-probinsya, hindi na bago sa amin yung mga ganitong bagay. Lalo na at maging ako ay nakaranas rin naman ng ganitong kuwento. At ibabahagi ko po ito sa inyong lahat. Taong 1992, malabing 8 taong gulang lang po ako noon nang makaranas ako ng kakaibang pangyayari. Ang bahay namin ay nakatayo sa isang parte ng baryo na puro mga punong kahoy yung nakapaligid. Preskong presko yung hangin, pero yung problema nga lang namin noon ay wala talaga kaming kapitbahay. Ang pinakamalapit na bahay sa amin ay abot-anaw naman, pero kahit siguro sumigaw ako ay hindi talaga nila ako maririnig. Tatlo lang kaming magkasama sa bahay namin noon. Ang nanay ko at yung kuya ko yung kasama ko. Dahil yung tatay ko naman ay nagtatrabaho sa kabilang bayan. At Sabado lang po ito umuwi at babalik rin naman Lunes ng umaga. Kaya medyo hindi talaga namin ito ganong nakakasama. Isang gabi noon, nagliligpit ako ng pinagkainan namin habang pakanta-kanta pa. Si nanay naman ay abala sa pagtatahi ng damit habang yung kuya ko naman ay hindi pa nakakabalik galing sa labas ng bahay. Patapos na nga ako sa ginagawa ko noong marinig kong tumatakbo si kuya, sabay dali-daling pumasok ng bahay namin. Umahangos ito at talagang pagod na parang may kung anong nakita. "Kuya, napaano ka ba? At parang hingal na hingal ka talaga." Agaran ko pa nga pong tanong dito. "Sa daan ko pa uwi, hinabol ako ng wakwak." Agaran naman po nitong wika. "Ano? Wakwak?" Sabi ko noon, sabay abot kay kuya ng tubig na maiinom. Pagkaabot na pagkaabot ko nga ng tubig, ay agaran kaming nakarinig ng huni ng wakwak. "Yan, yan yung humabol sa akin kanina." Sabi agad ni kuya noon, sabay na patingala pa nga kaming dalawa. Lalo at naroroon po kami banda sa may pinto na nang mga sandaling yon ay nakabukas pa. Nung gawin namin yun ay may mabilis na dumaan sa itaas ng bahay namin, habang napakalakas yung huni ng wakwak. Animoy na padaan lang ito sa bahay, at hindi naman talaga yung kuya ko yung hinahabol nito. Lalo at malinaw naming narinig yung kanyang pagdaan hanggang sa makalagpas na nga sa bahay at makalayo. Pero nung dumaan po ito, Sir Dan, inaamin kong kinalabutan talaga kami. Parang may kulay itim lang na mabilis na bagay na lumilipad yung dumaan na hindi talaga namin nakita ng maigi. Pero yung tunog pa lang nun, nakakapangilabot na. Yung matindi pa, parang may naiwan yung mabahong amoy sa kanyang mabilisang pagdaan doon. Na talagang amoy na amoy rin po namin. Napatakip na lamang kami ng aming ilong, sabay mabilis na nga rin isinara yung pinto. Nagulat naman si nanay noon kung ano daw ba yung pinag-uusapan namin. At nagtanong din ito kung tama ba siya nang narinig na parang merong napadaang wakwak. Napatango na lang kami noon at sinabi kay nanay kung ano nga yung nangyari habang nasa kwarto ito at abala sa kanyang pagtatahi. Pinacheck din po nito sa amin ulit yung mga bintana at pinto para makasigurong nakasara nga talaga yung lahat. Yung kuya ko naman ay nakampante na rin dahil mukhang totoo namang napadaan lamang yon. Ang problema nga lang, patunay pa rin yon na meron na ring pag-alagalang aswang sa aming lugar kapag gabi. Noong nakahiga na po kami ay hindi ako makatulog at hindi ako mapakali noon. Parang yun kasi yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganoon. Nakakarinig naman din kami ng mga huni kung minsan, pero madalas ay mahina lang din at hindi talaga yung tipong parang sa itaas lang din ang bahay namin mismo. Ilang sandali pa ay may humuni po ulit na wakwak. Hanggang sa lumakas na ngayon at may bigla-bigla na lamang akong narinig na animoy bumagsak sa may likod ng bahay. Mga sagingan po kasi yung nandoon. At narinig ko rin talaga
na parang nagkandabali po yung mga dahon ng saging dahil sa kung anong bagay na lumapag o bumagsak. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, lalo at masama agad yung aking kutob. Sabi ko sa aking sarili noon ay hindi ako takot at gusto ko nga talagang malaman kung ano nga bang meron doon. Nilabanan ko rin talaga yung takot na aking nararamdaman. Gusto kong makita at talagang nais kong sa mga mata ko mismo mapatunayan yung lahat. Ang hindi ko lamang alam noon ay kung anong ginagawa ng kung anumang nilalang sa bahay namin. Gayong wala namang buntis sa bahay, wala rin namang bata, at lalong wala naman akong maalalang atraso namin sa ibang tao. Hindi ko alam yung motibo nito. Yung alam ko lang, kailangan kong makumpirma kung tama nga ba yung aking kutob. Bumangon ako noon sa bayablot ko sa debateryang flashlight. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Narinig ko po yung nanay ko noon na humihilik. Nakasara naman din yung kwarto ni kuya, kaya hindi ko na nga po ito inabala lalo pa, at alam kong maingay po ito kapag ginising ko pa. At baka matunugan lang kami ng nilalang na sa kutob ko ay nasa likod na ng aming bahay. Dahan-dahan akong pumunta sa may kusina noon. Hindi ko rin alam, Sir Dan, kung bakit ang lakas ng aking loob. Marahil ay dahil bata pa nga ako at hindi pa nakakaranas ng kahit na anong kababalaghan bago yung gabing ito. May nakita akong tubo noon malapit sa ilalim ng lababo. Kinuha ko po yon. Sa may lababo namin ay meron din na maliit na bintana. Hindi gaanong maliwanag yung buwan noon, pero sinubukan ko pa rin sumilip mula sa bintana. Hindi ko muna ginamit yung flashlight at baka tumakbo lang yun pag nakitang gising pa kami. Pagsilip ko, meron akong napansin na gumagalaw palabas ng sagingan. Parang tao lang naman, pero lalo akong kinabahan. Diretso po yun sa may kwarto banda ni kuya. Sabi ko noon sa aking sarili, parang tao naman din yun. At baka imbis na aswang, ay magnanakaw pala yung nasa labas ng bahay. Dali-dali akong lumapit sa pinto. Kinakabahan pa rin siyempre, pero hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon at nilakasan ko nga talaga yung aking loob. Dahan-dahan kong pinihit yung pinto, sabay mabilis at palihim akong lumabas. Diretso din ako agad noon. Doon nga banda sa may labas ng kwarto ni kuya, bawat hakbang ko ay napapahinga ko ng malalim. Alam kong merong mali, pero tinuloy ko pa rin. Kasi ganyan naman talaga tayo minsan, di ba? Lahat tayo ay may mga ganitong pagkakataon na parang nagiging ewan at tatanga-tanga, kaya tayo ay napapahamak. Ito na siguro yung isa sa mga iyon. Pagdating ko nga doon banday, naaninag ko kaagad. May taong nakatalikod at tumitingala ito na animo'y naghahanap ng mapapasukan. Hindi po nito ako napansin noon. Kaya't inihanda ko na ngang pindutin yung flashlight na aking hawak-hawak. Walang pag-aalinlangan ko po yung pinindot upang ilawan yung kung anumang naroroon, sabay sumigaw na nga po ako noon. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ko pa nga po noon. At nung ginawa ko yon, tumambad sa akin yung isang kakaibang eksena. Hindi ko alam yung gagawin ko noon. Lalaki po yon, at napalingon yun agad sa akin. Lahat, wala po yung kahit na anong saplot. Hubot-hubad talaga, at may kalakihan yung katawan. Malangis po yung katawan nito, at nakakatawa man, pero malaki po yung kargada nito. Doon talaga tumama yung ilaw. Nakakahiyamang sabihin, pero talagang malaki. Malaki po yung kanyang kargada. Mas malaki pa yata sa tubo na hawak-hawak ko noon. Napalunok ako ng laway noon, inaamin ko. Hindi ko alam kung anong tubo ba yung dapat kong hawakan noon. Yung tubo ba na aking dala, o yung kanyang tubo na may kalakihan din.
Muntik na akong mapasigaw sa laki noon. Este, saka ba? Pero noong bahagya kong itaas yung ilaw, doon na nga tumambad sa akin ang nakakapangilabot nitong itsura. Maitim yung kanyang mukha. Yung pangil po nun. Sa unang tingin pa lang ay kikilabutan ka ng malala. Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Ano ka? Wika ko po noon habang nanginginig na ako, lalo at nanlilisik po yung kanyang mga mata. Sa puntong yon, alam kong aswang na nga talaga yung aking kaharap. Napasigaw na nga ako noon habang natataranta. Kuya, may aswang po dito. May aswang dito, tulong. Sigaw ko pa nga po noon. At bago pa man ako makatapos sa pagsigaw, ay mabilis po nito akong dinaganan. Natumba ko habang nakasakay ito sa akin. Wala akong nagawa sa malaki. Malaki. Malaki niyang katawan. Naglalaway po ito. Yung tubo na hawak-hawak ko kanina ay pinagpapalo ko sa kanya, pero parang hindi po niya yon iniinda. Masyado siyang malakas para makawala ko dito. Hanggang sa nabitawan ko na nga po yung matigas na tubo. Nahawak-hawak ko. Buong akala ko noon ay katapusan ko na. Lalo at aswang na po itong pinag-uusapan. Ayoko na ring magbiro. Lalo at kamuntikan na nga talaga akong madali ng nilalang na iyon noon. Sinakal po nito ako. Mahigpit na parang malalagutan na nga ako agad ng hininga. Pero bago pa man mangyari yon, narinig kong biglang bumukas yung bintana sa kwarto ni kuya. Habang sumisigaw na rin po yon at natataranta. Narinig ko rin noong sumisigaw na rin yung nanay ko. Mukhang nakita rin niya sa kanyang bintana yung mga nangyayari. Malapit na akong panawa ng aking ulirat noon, Sir Dan. Huling narinig ko ay yung boses ng kuya ko na animoy natataranta. Bago ko marinig yung malalakas at magkakasunod na mga hagupit. Tatlong ulit yata yun na agad ding sinundan ng paghiyaw ng aswang. At napabitaw po ito sa akin sa pagkakasakal nito. Pagdilat ko ay naabutan ko pa, Sir Dan. Nagbago ulit yung itsura nito. Nakakatakot pa rin, pero mahalata na may katandaan na rin pala ito. Ang lakas ng kanyang hiyaw noon, at doon ko na nga napagtanto na hinataw pala siya ng buntot ng pagi ni kuya. Lalo at nasa ilalim lang po yun ang kanyang higaan. Kinukuha niya yon kapag wala si tatay sa bahay. Bago pa man mapuruhan yung nilalang, ay nagawa pa nga niyang itulak yung kuya ko bago siya umalis sa pagkakadagan nito sa akin. Umatras po ito ng mga ilang hakbang. At yumuko siya sa lupa na animoy may kung anong hindi magandang binabalak. Talagang lalaban po yon, na parang kahit ininda nga niya yung hagupit ng buntot ng pagi, ay may lakas pa rin po ito para umatake. Gayon pa man ay hindi rin siya basta-bastang makakalapit sa amin ni kuya noon. Dahil halatang kada wasiwas ng buntot ng pagi, ay takot pa rin po ito. Pero hindi talaga yon yung nagpaalis sa aswang na yon. Nung lumapit na kasi ito, at nagkakasukatan na nga sila ni kuya, bigla na lang lumabas ng pinto yung nanay namin noon. Nagulat ako na sumigaw ito at may hawak-hawak na malaking planggana. Napatras na lang kami ni kuya nung mabilisan niyang itinapon sa aswang yung laman ng planggana. Akala ko noon ay kung anong pangontra yon, pero hindi. Mainit na tubig yung laman noon. At ganoon na lang po yung hiyaw ng aswang nung masabuyan siya ng mainit na tubig. Alam kong mainit na mainit pa yon, dahil nagpakulo yung nanay ko ng tubig bago nga siya nahiga. Mukhang inubos niya ang laman ng termos namin para isaboy sa nilalang. Kahit sabihin pa nating aswang yon, alam kong nalapnos pa rin po yung balat nun. Napaso rin nga yung kuya ko sa paa dahil inabot siya ng bahagya ng mainit na tubig nung isinaboy yun ng nanay ko. Pagkatapos po nun,
Ganun na lang yung galit ng aswang, pero mabilis yung tumakbo papalayo. Parang hayop ito na may lakas pa ring tumakbo pagkatapos ng mga nangyari. Doon na nga namin nalaman na may nakalitan palang kababaryo si Kuya dahil sa pagsusugal. Natalo daw siya at may utang pa raw siyang hindi nabayaran. 2,000 daw yung inabot ng kanyang utang sa taong yon at hindi niya pa rin nabayaran. Inong panahong yon, Sir Dan, ang laki po ng 2,000. At ang matindi pa, yung pinaghihinala ang aswang papala yung kanyang nakaalitan. Doon ko din napagtanto na siya nga yung lalaking nakita ko dahil kababaryo lang din po namin ito. Kamukha nga niya kung iisipin kong mabuti. Ang pinagkaiba lang ay nakakapangilabot yung mukha nun dahil sa mga pangil at mapupulang mga mata. May katandaan na rin po yun pero natatawa na lang ako kapag maalala kong may kalakihan talaga ang kanyang kargada. Mga 2 araw lang po noon yung nakaraan, nalaman naming lapnos daw yung balat ng taong yon. May mga paso daw siya sa kanyang katawan. Nahalatang dulot ng pagsaboy ng mainit na tubig. Nanahimik po kami noon, hindi po namin pinagsabi. Pero kailanman ay hindi na kami ginambala pa ulit noon. Pinuntahan din kasi ng tatay ko at kinausap. Pinayaran din po nito yung atraso ni Kuya sa kanya doon sa sugal. At dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakinig.